Hello guys, this is Giovanni B. Kung bago ka sa akin channel, please subscribe and pahit na link na notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Hello guys, so kani-kanina lang dinala itong TV na to. Itong Devant LED TV. So ang problema nito guys ay may sound, no picture. So ayan, pinower on ko. Yan, naaninag naman yun, Devant. So may posibilidad na sira ang backlight nito or lead driver. So ano pang hinihintay natin? So buksan na natin to guys para malaman natin kung ano talaga yung pinakasira niya. So ito yung model niya, 28DL420. So bali 28 inches to LED TV. So may warranty sale pa to, hindi pa butas, kaya akong primero or akong unang makaka butas ng seal nito at makaka repair. So ayan, tanggalin natin to guys para malalaman natin yung loob kung ano talaga yung pinakasira niya. So skip ko na lang yung pagtanggal ng tornilyo guys para hindi humaba yung video natin. So bali ito yung main board nya, parang universal board lang ang ginagamit nitong Devant na to. So yan, dyan tayo magchi-check sa out ng lead driver. Kung may voltage dyan guys, so ang problema nyan ay yung backlight natin. Pero pag walang voltage, dyan tayo magpo-focus sa lead driver nya. So gagawin natin, iti-test natin to guys. So power on na natin guys. Yan, nag-blue na. So test na natin yung lead driver out. So bali meron siyang voltahe guys. Ayusin ko lang, 100 lang kasi gamit ko. Meron siyang 33 drop down, 32, 31, 30 volts. Stable na siya. 30.5 volts DC. Ibig sabihin, good yung lead driver natin guys. So bali, ang sira nito ay backlight. Baka may pundi siyang mga beads. So pagtanggal pala nito guys, dahan-dahan lang ha. Kasi sensitive yung flicks nito. Itong papuntang screen natin. Kaya ingatan yung huwag mabali yung flicks nito. Kasi napakanipis nito guys. Kaya dapat dahan-dahan lang ang pagtanggal ng screen. So ayan na guys, naka-pass forward lang. Tatanggalin na natin yung screen niya para makita natin yung loob nito, para matest natin yung mga backlight kung ilang an napundi niya, kung ilang an nabastid niya. So palitan na natin, ipatong lang natin yung bagong beads. So ayan na guys, dahan-dahan na natin tong tanggalin. Yan, kita nyo guys yung screen niyan,
napakanipis, kaya ingatan natin. So itabi lang muna natin tong screen para makaproceed tayo dito sa backlight natin, ma-check natin. So ito na guys, tanggal ko na lahat. So test na natin yung mga backlight, isa-isahin natin yung lead. Good. 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 Bale yung isang haba na tong strip, good siya. Wala siya may pundi. Good. 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 So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagamit kong backlight tester o lead tester natin. So good. Yung pangalawang stripe natin, good lahat. So ito yung pangatlo, good. Yung una, pangalawa, good. Pangatlo, busted. So ito guys, busted siya, pundi na siya, mahina na siya, malapit na siyang mapundi. So change natin yan. So ayan na guys. So may pundi tayong isa. So ang gagawin natin, papalitan natin yung isa. So dahil wala naman akong bago nito, kukuha lang tayo sa mga scrap ko na ganitong backlight. So puputol tayo, tapos ipapatong natin dyan, tapos resolder natin. So ito yung gamit kong backlight tester ko. Yan yung charger ng laptop, tapos may buck converter, adjustable yan, tapos adjustable na din yung voltage at amperage, tapos may multi meter ako, yan watt meter para makita natin kung ilang watts. So yan ang ginagamit kong backlight tester natin, sinisit ko lang sa 3.8 volts. So ito yan, oh. Test natin tong isang backlight para makita nyo. Yan. Yan ang ginagamit kong DIY kong backlight tester. So, ito. Lagay na natin tong
scrap ko na ano na beads. So pinatukan ko siya ng masking tape sa likod para hindi mag short. So hopefully gumana na to. So kabit na natin guys. Bale, ang gagamitin ko nitong backlight ay yung mga tira-tira ko na to. Kasi ubos na yung mga ganito kong mahaba na isang buo. So, ipapatong lang natin to. Yung mga pinutulang ko na lang nitong yung mga tira-tira. So, patong natin tapos resolder. Tapos testingin natin mamaya. So, ayan na guys. Naikabit ko na siya. Ayan. Test muna natin. Okay. Okay na lahat guys. Yung pangatlong strip natin. Okay na lahat. So, antay-antay lang kayo guys. Ititest natin to. Kung okay na talaga. So kabit ko muna yung connection niya sa lead driver. Tapos plug in natin, tapos i-on natin, tapos test natin. So, bali, wala pala ako sa shop. Nasa bahay ako nag-aayos nito, guys. So, bali, dalawa itong dinala sa akin. Isang itong diban na itong 28 inches. At yung isa naman ay Xenon yata yun. 43 inches. So, plug in na natin, guys. Yan, i-power on na natin. Para may problema siya pa guys ha. Ulitin natin yung plug-in. Tapos power on natin. Tinanggal ko kanina tinanggal ko ulit yung plug tapos binalik ko para may problema ang tagal mag-on ha. So tingnan natin ulit, power on natin. Oh, sabi ko na nga may problema nga guys. So bali yung nilagay natin na isa parang nag-short yata kasi hindi umilaw guys. Oh, papakita ko sa inyo, lalapit ko. Yan. So, bali ang gagawin natin, ayusin lang natin yung pagka solder niyang maigi na hindi mag-short. Tapos, kabit na natin to guys. Lagay na natin yung screen niya. Tapos, testingin natin. So, yan. Yan na lang po ang gagawin natin. Ayusin ko lang yung pagka solder nito.
Tapos ikabit na natin lahat, tapos testingin natin ulit. Yan guys, naayos ko na yung pagkasolda niya. So, natest ko na siya kanina. Okay na siya, umilaw na siya. So, kabit na natin to guys para matesting natin. Kabit na natin lahat, pati yung screen. Kasi okay naman, umilaw na siya buo. Nag-short lang, inayos ko lang yung pagkasolda niya para umilaw siya. So, kung bago ka pala sa akin channel, please subscribe and pahit na rin ang notification para updated ka kung may bago akong in-upload na video. So, sa lahat ng laging nagsusubaybay sa akin, maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa aking mga tutorial. So, bali itong guys, diband na itong backlight ang problema. Meron na din akong mga previous video nito, ibang brand nga lang. Parang ganito rin ang problema nila, mga backlight. So, yan na guys. Na-on ko na siya. Okay na siya guys. So, ito na siya guys. Oh. So, bali, okay na siya. Kaya ang problema nito ay yung backlight talaga. Isang bits na napondi siya. Humina na yung ilaw. Yun lang ang pinaka problema niya. So, yan na. Okay na siya. Gumana na siya. Thank you guys.